Welcome back mga kapatid. Ayan, usapang kusina naman tayong muli. Kasama si kapatid natin na Cristo mga kapatid. Magluluto daw siya ngayon ng patatin. Ayan, talagang papakita din natin mga kapatid yung mga sangkap ni kapatid natin na Cristo. Ayan, na kumun, bawang sibuyas sa pagigisa. Siyempre, kailangan din natin ng karne mga kapatid o yung pata ng baboy. Saka pili-pili din tayo mga kapatid sa pagbili ng paa o pata ng baboy kasi nga minsan yung binibigay sa atin ay yung kalay. Nako, talagang napakakunat yan mga kapatid. Kaya kailangan muna natin isa lang to sa paglalaga itong pata natin mga kapatid. Isa din po to sa way na kung paano tayo ay mas mabilis na makapagluto ng patatin. Ayun. Saka shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber at mga viewers. Siyempre talagang napaka-bliss po namin mga kapatid kasi nandyan pa rin kayo na kahit paano ay talagang inspired din kami sa paggawa ng mga videos namin. Yun. Saka thank you din sa kay kapatid na Christoph. Kasi nga kahit nasa bahay lang ay talagang nagagawa pang magbigay ng konting activity niya na ginagawa sa bahay nila. Siyempre yun. Isa din yun sa mga nakakatulong dun sa dito sa channel na yun mga kapatid. Talagang napaka-supportive ng kapatid natin na si Christoph. Ayan kapatid, talagang salamat sa'yo. Ayan, nalaga na po yung patatin natin mga kapatid. Yung pata o paa ng baboy. O kailangan na po natin ng pagigisa. Ayan. Kailangan na din isa lang yung mga kumon na rekado. Tulad ng bawang, sibuyas, ayun. Saka iba pang sangkap na kinakailangan doon sa lulutuin nating patatin. Yeah, kapatid, kahit paano ay talagang napaka-bliss po natin kahit saan naman tayo ng dako ng bansa natin. Kailangan lang talaga natin ng sipag at tiyaga siyempre. Saka talagang hindi kami mga kapatid na umalis masyado sa mga malayo dun sa labas ng probinsya namin hanggang dito lang kami talaga sa probinsya namin mga kapatid kasi nga naman masyadong alarming na rin yung mga nangyayari sa ngayon lalo na yung COVID mga kapatid talagang napakahirap din lalo na kung nasa frontliner ka isa din ako sa mga frontliner mga kapatid kaya yung takot minsan mga kapatid halo-halo kaya minsan ay talagang yun talagang sige lang go lang ng go kasi pag hindi naman tayo nag-work mga kapatid wala tayong mapakain sa pamilya natin yun importante din yun pag bakante siyempre vlog-vlog din saka pasyal-pasyal din naman hindi lang sa labas ng province kasi delikado din naman saka kaya kaming mga tropa mga kapatid yung tropa namin yung team namin talagang nag-iingat din yun. Sa kayan mga kapatid, ayan, sinalang na po ng kapatid natin na si Christoph yung kanyang patatin o yung nilagang pata. Ayan. Kailangan din yan na madagdagan ng tubig syempre kasi nga naman pag naglagay ka dyan ng mga seasoning smong powder hindi naman yan ma-observe ng karne pag walang tubig. So kailangan talaga dagdagan ng tubig yan mga kapatid. O kitang-kita naman natin. Ayan. Kahit paano ay parang ginugutom na ako hindi pa naluluto parang ginugutom na ako kapatid talagang yan ang buhay talaga minsan talagang bihira lang naman kami talaga mga kapatid mostly talaga pag dito sa probinsya gulay isda yun talagang nabibilis na access nga so nga lang mga kapatid napakamahal po ngayon ng kilo ng isda at saka mga karne ay naku sa maswerte na lang sa ngayon kasi may mga tanim na gulay yan mga kapatid magic sarap na rin yung mga powder seasonings natin nilagyan na ni kapatid natin na Christoph yan kahit paano ay talagang buhay sa probinsya nakatibid din kami kahit paano kasi nga may natatakbuhan kami o may nabibilhan kami ng mga mura pang pangulam pag maagap ka lamang at masipag ka sa pagtatanim ng mga gulay o mga halaman na pang ulam talagang makakatipid ka talaga yun ang importante doon kaya nga sa bahay alos ay dami din namin ng gulayin kasi isa din yun sa mga nakatulong o nakasupport dun sa pang-araw-araw mga kapatid ayan Sprite po mga kapatid saka yung magic sarap yun po yung nilagay ni kapatid natin na Christoph saka may asukal din yan mga kapatid kitang kita ko yung nasa bowl niya kanina may asukal ayan si kapatid na Christoph talagang thank you kapatid ayun napakaway-kaway pa talagang si kapatid na Christoph hindi na kami masyadong makapag-vlog sa ngayon kasi nga talagang busy-busy na tong kapatid namin na si Christoph. Kaya yun yung
isang kapatid natin na si Richard ay nasa Surala po yun. Part din po yan ng South Cotabato, mga kapatid, yung Surala. Isa sa province pa rin yan. Kaya mga kapatid, malay natin may dala-dala din yung baon-baon din yung mga koleksyon o mga playlist na pwede natin masira sa mga kapatid natin o sa inyo, mga kapatid. Talagang maganda rin yung lugar ng Surala, mga kapatid. Malapit lang yan dito sa amin, kaso nga lang hindi talaga kami pwedeng umalis. Ayun, may mga garnish pa talagang nalalaman tong si kapatid natin ni Christoph. Siyempre, hindi yan gaganda ang lutuin pag walang garnishing. Parang babae din yan, mga kapatid, kung walang make-up talagang kulang. Ayan, may mga babae din naman kahit walang make-up, mga kapatid, maganda na. Pero talaga, kailangan talaga ng konting colorated din, siyempre. Ayan, talagang kapag luluto minsan parang tao din. Ayan, talagang kailangan mo rin na maging blooming. Oo, maging talagang attractive yung pagluluto mo. Yung tao magiging blooming, yung pagluluto mo, kailangan din na attractive. Oo, nasa garnishing pa lang talagang nakakatakam na. Ayan, Bravo Biscuit, mga kapatid, yan po ang purpose niya na talagang kuhan po yan. Sarsa. Yan yung pinaka-importante dyan na part, yung talagang kakapit yung sauce niyan sa mga karani, mga kapatid, pag nalagyan mo ng biscuits. Kasi nga naman yung common na ginagamit noon, siyempre yung mga katandaan na, yung lalo na sa mga kasal noon. Naalala ko yan, mga kapatid. Wala pa namang, di naman sila masyadong, asaka di ko masyadong nakikita na gumagamit sila ng harina, mga kapatid. Kadalasan talagang nakikita ko, kapatid, biscuits, yung Skyflex po, mga kapatid. Isa po yan sa mga ginagamit ng mga matatanda sa pagluluto noon. Lalo na pag nagagawi ako noon sa mga kasalan yun, nakikita ko yung ginagamit, yung biscuits, kinakain ko pa ngayon sumpa, kapatid, kasi hindi naman yung pwede nilagay nila lahat-lahat yung isang pakitin yan. Kaya minsan napapasama sa pagluluto yun. Ginagawa ko pang pinapapak ko pa yung Skyflex na yan. Gusto-gusto ko din yung Skyflex yung nilalagay nila, kasi pag hindi pa luluto yung niluluto yun, talagang may makakain ka. Hindi ka magugutom. Yun. Pag harina naman, mga kapatid, hindi mo papamapapak yun. Hindi mo makain yung harina. Talagang uusok mo nga nga mo nun, mga kapatid. Ayan, luto na po, kapatid, yung patatin natin. Talagang minsan talagang nagutom na yan, kapatid ng Christoph. Pero yan na po, mga kapatid, yung patatin. Saka siyempre, bago mag-in yung video natin, mga kapatid, salamat sa pagsubaybay sa Buhay Probinsya Team. Yan, talagang kahit paano, mga kapatid, kayo po yung inspiration namin sa paggawa ng mga videos namin sa araw-araw, mga kapatid. Saka subaybay-subaybay din kayo, mga kapatid, kasi sa sunod na, lalo na ngayon, talagang palapit na yung weekend. Kasi baka makakapasyal kami ulit dun sa Lutayan, mga kapatid. Yung plano namin dun kasi may mingwit kami, mga kapatid. Kaya subukan natin mamingwit doon, yun. Try din natin. Saka yung mga kapatid natin nga, lalo na yung nagko-comment yan na gustong pumunta dito sa lugar namin. Welcome kayo dito, mga kapatid. Yan, pag gusto nyong gumala dito, okay lang. Pero hindi muna sa ngayon. Kasi nga close down pa tayo. Ayan, lockdown pa ako. Bakit na-close down? Parang bintana. Nasira tuloy. Ayan, mga kapatid. Saka mga kapatid, bye-bye na sa inyong lahat. Salamat. Salamat talaga sa support kayo, paano talagang nandyan pa rin kayo. Yan, kapatid, kita-kits tayo sa susunod na video namin, mga kapatid.